Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nag-anunsyo ng mahalagang update ang probinsya ng Alberta sa Canada kaugnay sa kanilang immigration streams. Nagpapatrol, Jihan Alisanko. Inanunsyo kamakailan ng Alberta Advantage Immigration Program o AAIP ang pansamantalang pagtigil sa Alberta Opportunity Stream o AOS application intake. Sa kanilang website, sinabi ng AAIP na layo ng pansamantalang pagpapatigil sa mga aplikasyon na mabigyan sila ng pagkakataon na matutukan ang kanilang inventory at matugunan ang limitadong prioridad sa mga immigration nomination. Ayon kay Regulated Canadian Immigration Consultant Richelle Villanueva, hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga apektado sa hakbang ng mga kinauukulan sa Alberta. Aniya, mahalagang gamitin ang panahong ito para siguruhin kumpleto ang mga dokumento para sa permanent residency applications sa AOS pathway para sa sandaling muli itong magbukas ay handa na silang isumite agad ang aplikasyon. This pause in AOS is just a pause, you know. It means it's temporary. It has not stopped or ended. So don't lose hope. It actually gives us the time or the aspiring applicants to prepare for the AOS requirements. The AAIP will be implementing measures to manage the future applications and the volumes against program priorities so that they will be able to maintain reasonable service standards across its streams. Samantala, naglunsad naman ang AAIP ng bagong immigration stream. Layo ng tourism and hospitality stream na tugunan ang kakulangan sa mga manggagawa, gayon din na palakasin at palaguin ang ekonomiya ng probinsya ng Alberta. Umabot sa $10.7 billion ang tourism spending sa Alberta noong 2022. Mas mataas ito ng $600 million mula noong 2019. Ayon sa provincial government, patunay ito na nakabawi ng lalawigan mula sa epekto ng pandemya. Ayon naman kay Villanueva, magandang balita ang bagong immigration stream sa mga banyagang manggagawa kabilang ng mga Pilipino. Pero paalala niya, dapat pa rin siguruhin na pasok sila sa mga eligibility requirement. An excellent news to our kababayans, especially those who are eager to submit an application for permanent residency. For the applicant, they must be living and working in Alberta in an eligible occupation for an approved employer. So they should have a valid work permit based on a positive labor market impact assessment or LMIA for an eligible occupation. So please note that maintained status is not considered as a substitute for a valid work permit. Bukod sa mga manggagawa ay dapat kwalipikado rin ang mga kumpanyang pinapasukan nila. Makikita ang buong listahan ng mga kondisyon sa alberta.ca website. Kalulunsad lang ng programa noong auno ng Marso pero ayon sa AAIP, agad na napuno ang unang bahagi ng aplikasyon. Magbubukas ang ikalawang bahagi nito matapos ma-review ang lahat ng mga aplikasyon. Para sa TFC News, Jihan Alisanko, ABS-CBN News, Calgary. Higit pang pag-iibayuhin ng Pinay boxer sa sina Nessy Petesio at Ira Villegas ang kanilang pagsisikap, sakripisyo at ensayo. Ito'y matapos silang magtagumpay na makapasok sa 2024 Paris Olympics. Nagpapatrol, may muling tapang. Puso, lakas ng kamao at determinasyon. Yan ang susi sa panalo ng Pinay boxer na si Nessy Petesio sa semifinals ng Women's Featherweight 57kg Division laban sa Turkish boxer na si Estra Yildiz Karaman sa World Qualification Tournament sa Busto Arsizio, Italy noong March 11. Ipinakita ng 2020 Tokyo Silver Medalist ang presisyon at bilis sa unang dalawang round. Wagi si Petesio sa score na 4-1 split decision. Sobrang blessed ko po, sobrang saya ko po at yun, finally nakuha ko itong ticket. Kasi sa Asian Games hindi kami pinalad, hindi ako pinalad. So finally talaga. Apat na laban ang napanalunan ni Petesio sa qualifying tournament. At siya ang kauna-unahang Pinay boxer na nakakuha ng dalawang Olympic quota. Pasok rin sa Paris Olympics si Ira Villegas na wagi sa Women's Light Flyweight Division via unanimous decision laban kay Slatislava Genadieva Chukanova ng Bulgaria. Sa kabila ng point deduction sa second round at knockdown sa third round, ipinakita ni Villegas ang tapang at lakas at tinapos ang match sa score na 5-0.
Tiwala lang po talaga sa Diyos, sa sarili, sa coaches, and then, yun, para din sa pamilya ko, sa bayan, sa mga kasamahan ko. Hanga naman si Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino sa tapang at husay na ipinakita ng mga Pinay boxers. Congratulations to our two female boxers. No? Very timely. Hindi lang additional qualifying for Paris Olympics, but as we celebrate also the Women's Month. No? So dalawang female boxers ang pumasok. Mas naniniwala po kasi ako na may piniprepare si God na sa tamang oras, sa tamang timing ko. Na mas nang hindi ko man nakuha yung sa Asian Games, alam kong may mas magandang plano si Lord sa akin. Ito na yon. Pero lalo pang pagbubuhusan ng panahon ng mga atletang Pinoy ang ensayo para makasungkit ng medalya sa Olympics ngayong Hulyo. O ano yung ginawa ng preparation dito, mas dodoblehin po namin para makasecure po ng kahit anong kulay man po ng medalya yan, kung ano po ipagkaloob ni Lord. Pero mas maganda po yung ginto. So, paghihirapan po namin yan. Paghihirapan ko po yan. Hindi naman pinalad sa kanyang huling laban si Tokyo Silver Medalist Carlo Paalam dahil sa tinamong bali sa balikat. Pero kagaya ng iba pang boxers ng Philippine team, may pagkakataon pa siya sa second qualifier na gaganapin sa Thailand sa Mayo. Makikipagtagisan din sa Tokyo Olympics ang bronze medalist na si Yumir Marshall, Paul Volter EJ Obiena at gymnast na si Carlo Yulo at Alea Finnegan. Kahanan ngayon si Mapitesha Villegas sa pinakamagaling na female boxers sa mundo. Dinominan nila ang sports na bilang nasusukat sa lakas ng kamao, kundi determinasyong patuloy na lumalaban anumang tinulang suntok sa ngala ng bayan. Para sa TLC News, May Muling Tapang, Milan, Italy. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkomento ang isang PhilAm legal expert tungkol sa pag-usad ng 2020 election case labang kay dating US President Donald Trump sa Georgia. Nagpapatrol Len Almadin Thornhill. Tuloy ang kaso sa Georgia labang kay dating US President Donald Trump. Sa umunay pagtangka niyang baliktarin ang pagkatalo niya sa halalan sa nasabing estado noong 2020. March 15 ang payagan ni Fulton County Judge Scott McAfee, si Georgia District Attorney Fannie Willis, na ituloy ang mga legal na hakbang laban kay Trump at iba pang mga akusado. Pero ayon kay McAfee, dapat tanggalin ni Willis ang special prosecutor ng kaso na si Nathan Wade matapos madiskubring nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Kaagad namang nagbitiw sa pwesto si Wade matapos ang pasya ng korte. Ayon sa Filipino-American legal expert na si Carl Cancino, posible na matanggal sa kaso ang buong team ni Willis kung siya mismo ay inalis sa mga proceeding. If she were to have been removed from the case, that would disqualify her entire office because her office is considered like a law firm. And so one lawyer is disqualified from the case. The whole entire office is disqualified from the case. Hinilig ng mga abogado ni Trump ang pag-disqualify kay Willis o ang pagbasura ng kaso laban sa kanya dahil sa umunay conflict of interest sa pagitan ni Willis at ni Wade. Inakusahan din ng kampo ng dating pangulo si Willis na umunay pinansyal na nakinabang sa pag-hire kay Wade bilang piskal. You've been intrusive into people's personal lives. You're confused. You think I'm on trial. These people are on trial for trying to steal an election in 2020. I'm not on trial, no matter how hard you try to put me on trial. Dating Assistant District Attorney ng Georgia si Cancino at ngayon ay isa ng criminal defense lawyer. Aniya, kung natuloy ang pagka-disqualipika kay Willis, ay mapupunta sa ibang team ang kaso labang kay Trump. Prosecuting Attorney's Counsel will appoint another prosecutor from another judicial circuit to take the place of disqualified prosecutor. And then the new prosecutor, whoever is assigned, has ultimate authority to do whatever he or she desires with the case. Desidido ang mga abogado ni Trump na humanap pa ng ibang legal na opsyon
para hindi matuloy ang kaso laban sa kanya. Isa lamang ito sa iba pang mga hinaharap na kaso ni Trump na muling kalalabanin para sa pagkapangulo sa darating na Nobyembre si U.S. President Joe Biden. But in this particular case, I don't think that there's any real novel issue to be heard by the Court of Appeals. Sa kabila ng pagkawala ni Wade bilang special prosecutor, naniniwala si Cancino na matutuloy na ang paglilitis kay Trump sa nasabing kaso pagdating ng summer sa Amerika. Willis can appoint somebody from her own office or she could try the case herself. Even though this might be a hiccup, I think that the prosecutor's office could get this case ready. Formal na kinasuhan si Trump at ang 18 pang mga akusado sa election case sa Georgia. Apat sa kanila ay pumayag ng tumestigo sa paglilitis kapalit ng pagpasok sa isang plea deal. Para sa TFC News, Len Amadin Thornhill, ABS-CBN News, Georgia. Gumawa ng kasaysayan si Anya Alindada bilang unang Pinoy na nakapagtapos sa prestigyosong ballet school sa London, England. Ibinahagi naman ng Pinay ballerina ang mga hamon, inspirasyon at plano matapos maabot ang pangarap. Nagpapatrol, Europe at Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Sa kanyang eleganteng forma at galaw, mababakas ang di matatawarang husay ni Anya Alindada. Siya ang unang Filipino ballerina na tumanggap ng diploma in classical ballet and dance performance mula sa prestigyosong English National Ballet School o ENBS. Bunga ito ng kanyang maagang pagsisikap at sakripisyo. It's a great honor. It's been incredible studying here to be given this opportunity. Yeah, I've never gone to a regular school actually until moving to London. It's an amazing opportunity. Sa murang edad na 4 taon, sumabak siya sa ballet. 7 taon naman nang pasukin niya ang ballet school at training. Sa edad na 19, gumawa siya ng marka nang magtapos sa ENBS noong 2023. Nagkaroon din siya ng diploma in professional dance mula sa Trinity College, London. Sumabak rin siya sa iba-ibang kompetisyon tulad ng Japan Grand Prix at nag-aral sa Australia. Pero target talaga niya ang ENBS. After I came back home from Japan Grand Prix, I realized that I wanted more than what the training in the Philippines could offer. So my parents and I started exploring and we came upon this 3-day European Masters Intensive that was being held in Australia. Sa unang aplikasyon, rejected si Anya sa ENBS. Pero di siya sumuko hanggang mabigyan siya ng scholarship. Tumalun rin siya sa second year para sa 3-year program ng ballet school. Payo niya sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. The ballet industry is very tough. You will receive a lot of rejections before you get one yes. Just go for it. Nais rin ni Anya na maging bahagi ng English National Ballet, ang prestigyosong ballet company sa UK at makasayaw sa mga premyadong shows sa UK. Pangarap naman ni Anya na magkaroon siya ng ballet school sa Pilipinas para siya naman ang makapagbukas ng oportunidad sa mga kabataang nais maging prima ballerina. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dumepensa mula sa paratang ng anti-Semitismo ang isang mambabatas na Phil-Canadian sa British Columbia. Ito'y matapos na manawagan siya ng tigil-putukan sa pagitan naman ng Israel at ng Hamas. Nagpapatrol, Rowena Papasin.
really are united, calling for peace in the region. Canadians are united, calling for a ceasefire and for a peaceful resolution. And here we stand for, which includes the return of all hostages. Naalarma umano ang Jewish community sa Vancouver sa naging pahayag na ito noong Nobyembre ng Filipino-Canadian na mambabatas na si Mabel Elmore sa BC Legislature tungkol sa gyera ng Israel at Hamas. Naging mitya ito ng paghiling nila na magbitiw sa pwesto si Elmore bilang Parliamentary Secretary for Anti-Racism Initiatives ng BC. Ayon sa Jewish provincial lawmaker na si Selena Robinson, may mga dati na rin naging pahayag si Elmore na itinuturing nilang anti-Semitic. Inalmahan ni Robinson ang pahayag ni Elmore na tila pinagmukhang Israel ang nagsimula ng sagupaan sa Gaza noong Oktubre. What the Jewish community took offense to was that she didn't qualify, didn't mention that Hamas had attacked Israel and slaughtered 1,200 people, children, raped women, mutilated them, and that this was a response to that. So her statement suggested that Israel was the sole aggressor in this conflict, and that was very upsetting to the Jewish community because it wasn't a full statement that explained the whole story. Pero iginiit ni Elmore na balanse naman ang naging pahayag niya. I, you know, feel that those remarks are, you know, balanced remarks and, you know, calling for peace in the region on all sides, I think is the way to move forward. You know, I support a two-state solution and their neighbors. Ayon kay Robinson, isang interview ni Elmore noong 2004 ang pinagmulan ng pagdududa ng Jewish community leaders sa kanya. Naiintindihan naman daw ni Elmore na bilang isang halal na opisyal ay laging mauungkat ang mga dati niyang pahayag. Ngunit patuloy niya ang ginagawa niyang pag-reach out sa Jewish community dito. Yeah, I had a very good meeting with them on a number of services. The Jewish community are very active in the community. They do a lot, not just for the Jewish community, but for all, you know, British Columbians. Iginiit ni Robinson na wala siyang alam na anumang pulong na nangyari sa pagitan ni Elmore at ng Jewish community at hindi rin anya nakipag-usap sa kanya ang mambabatas. Kamakailan lang ay nag-resign si Robinson sa BC-NDP dahil sa mga insidente ng umano'y anti-Semitism sa kanilang partido. May double standard din anya sa naging pagtrato sa kanya at sa iba pang mga miyembro nilang may posisyon sa gobyerno. Habang pinapagbitiw si Robinson bilang miyembro ng gabinete dahil sa mga pahayag niyang ikinagalit ng Muslim community na nanatili sa pwesto si Elmore bilang parliamentary secretary. If someone says something that hurts a community and you want to remove them, then you do that for everybody. If Mabel wasn't removed, then why was I removed? Pinabulaan na naman ni Elmore na may double standard sa kanilang partido. You know, that's her perspective. I don't agree with that. Our whole caucus is really committed to human rights and standing against hate. Kasunod ng mga akusasyon ni Robinson sa BC-NDP, nakipagkita si BC Premier David Eby sa mga Jewish leaders. Sa isang pahayag, hinimok ng Jewish Federation of Greater Vancouver na aksyonan agad ni Eby ang nakababahalang pagtaas ng mga insidente ng anti-Semitism sa BC. Ayon sa Vancouver Police, ay simula noong Oktubre 7 nang umatake ang Hamas, tumaas ng 62% ang bilang ng mga insidente ng anti-Semitism sa lungsod. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inalala ni Pinay actress Ameline Pardinilla ng seryeng Expats ang dati niyang buhay bilang overseas Filipino worker hanggang sa makamit ang kanyang big break sa pagkanta sa Hong Kong. Nagpapatrol, Yong Chavez.
Dahil parang napaka-imposible sa kanya, niminsan na hindi inakala ng overseas Filipino worker na si Amelyn Pardinilla na isang araw ay mapapadpad siya sa Hollywood bilang isang artista. Pero dahil sa TV series na Expats, nakapag-shooting siya hindi lamang sa Hong Kong, kundi pati na rin sa Los Angeles sa California. Ibinahagi ng singer-actress kung paano siya unang nagka-interes sa sining sa kanyang high school days sa University of San Carlos sa Cebu. Ito lamang ang kanyang dalang karanasan sa pag-arte nang pumunta siya sa audition para sa Hollywood TV series. Eh ngayon, sabi ko, kasi mahilig kami, mahilig kami pamilya namin, mahilig kami sa mga Broadway musicals, mahilig kami sa play, yung mga basta mga drama-drama, mahilig kami niyan. Tapos ngayon, sabi ko, gusto ko lang ma-experience. Nag-umpisang magtrabaho bilang singer sa Hong Kong si Pardinilla taong 2001. Sa kasagsagan ng pandemya, nabalitaan niya ang paghahanap ng producers ng Amazon show ng mga taga-Hong Kong na Pilipina na marunong kumanta. Mahigit 1,000 rin mula sa Maynila, London, Los Angeles at iba pang lugar ang nagpadala na ng kanilang audition tapes nang unang mag-apply si Pardinilla. Pero siya ang napili ng award-winning director-writer-producer na si Lulu Wong na gumanap bilang si Puri sa isa sa mga bida sa Expats. Dahil wala siyang acting experience, inirekomenda ng casting producer na sumailalim muna siya sa acting workshop. Pero ani Wong, mas ginusto niya ang natural na pagganap ni Pardinilla bilang kasambahay na nangangarap maging singer. I saw her sing and was blown away by her voice, and then she did a scene and said, "I don't know how to act." And I was like, "Well, you can't tell that you don't know because you are a natural." Her spunk and her humor, all of it played so well into the role. Sa kabila ng umuunlad niyang acting career, pag-awit pa rin daw ang paboritong gawin ni Pardinilla dahil ito ang talento na nagdala sa kanya at sa kanyang pamilya sa Hong Kong. Musikero rin ang asawa niya na si Lloyd Yamid na siya ring napiling musical director ng eksena sa Expats kung saan kumanta ang Pinoy Domestic Helpers. Nagtapos ng nursing si Pardinilla sa Pilipinas pero hindi raw siya nakahanap ng maayos na trabaho matapos graduate. Nang matanggap siya at ang kanyang asawa bilang OFW sa Hong Kong, kinailangan nilang iwan ang kanilang 2-year-old at 10-month-old na mga anak sa Pilipinas. Inabot rin ng 5 taon ng pagsisikap sa ibang bansa bago nila nakuha ang dalawa. Mangungulila ka sa anak mo, diba? Yung... Kasi hindi mo alam kung ano na nangyari sa kanila doon. Pero syempre, wala tayong gagawa. Kailangan natin ng magkipagsapalaran nga dito kasi mahirap ang buhay sa atin sa Pilipinas. Kumakanta ko 6 nights a week. Sunday lang din yung day off namin ng asawa ko. Siya tutugtog siya 6 nights din a week. Ang TV series na Expats na co-produced at pinagbidahan ni Nicole Kidman ay lumalarawan sa mga dinaranas na hirap ng mga OFW. Mula sa karakter ng Pinay actress na si Ruby Ruiz na palaging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga amo kaysa sarili, hanggang kay Puri, ang karakter ni Pardinilla na inakalang kaibigan niya ang kanyang amo bago madismaya sa huli, nakatulong din lamang pala ang tingin sa kanya. Ano yung pinakamahirap mo na naranasan dyan? Mm-hmm. Yung ano talaga, yung discrimination. Parang nilulook down talaga nila yung mga Filipinos. Lalo na pag yung example na lang as a singer. Meron silang parang rate sa mga Filipinos. Iba ang rate na ibibigay, mas mababa yung rate namin. Mga Filipinos. Ang positibong reaksyon sa kanyang pagganap ang naging dahilan para sumubok muli sa audition si Pardinilla at muli nga itong napili para sa isang pelikula kasama ang Hollywood actress na si Naomi Watts. Lumipad sa Paris, France si Pardinilla noong Disyembre para mag-shooting doon. Dahil sa Expats, sa unang pagkakataon ay nakarating siya sa Hollywood at sa New York para sa premiere nito noong Enero. Simpleng tao bago nag-artista, hanggang ngayon hindi pa rin daw siya makapaniwala sa mga special treatments na kanyang natatanggap. Pero tuwing matatapos ng kanyang commitment sa pag-artista, balikayod pa rin agad sa pagkanta si Pardinilla sa mga munting entablado kung saan nagsimula ang kanyang mga pangarap. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Good news sa fans ng tambalang Kim Xu at Paulo Avellino. Dadayo sa Dubai United Arab Emirates ang Kim Pao Love Team para magbigay saya lalo na sa mga loyal subscribers ng The Filipino Channel. Nagpapatrol, Rowan Soldevilla. May beer dito. Ikaw naman umiinom, di ba? Marami na nagbago, Victor, simula nung umalis ka. Mula sa sinubaybayang seri na Linlang at romantic comedy project na What's Wrong with Secretary Kim.
dadalhin naman ng Kim Pao o tambalang Kim Cho at Paolo Abellino ang kanilang kilig chemistry sa UAE. Ang Kim Pao ang special guest sa ika 126 Philippine Independence Day celebration na gagawin sa June 9 sa World Trade Center sa Dubai. Puspusan na ang paghahanda para rito ng Infinite Communities at Emirates Love Philippines sa pagkipagtulungan ng ABS-CBN The Filipino Channel. So we're very proud that tatlong dekada na po, and definitely hindi kami abot dito po hindi po dahil sa community at sa mga subscribers po namin that are very loyal to us. So maraming magkagdala ng ABS, no, but I think one thing that stood out was really the love, no, of our subscribers and our loyal friends. Finally, we got the go signal. I hope you guys are equally excited as we are. So abangan po natin Kim Chu and Paolo Abellino sa Philippine Independence Day. Kalaya. Ang pagdiriwang ay may temang Celebrating Talent, Unity and Diversity. Kasabay din ito sa pagunita ng 50th taong diplomatic relations sa pagitan ng UAE at Pilipinas. Yung mission kasi ng community na ito is in service of the Filipino, and it's very close to our heart. So whatever that we can do to support it, we'll always be there. Libre ang panonood ng show at programa na magsisimula ng 8 a.m. to 8 p.m. na pagkakataon din para may pamalas ang talento at kulturang Pinoy. Para sa TFC News, Rowan Saldivia, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Pinoy community sa ibang bansa, isinusulong ang bagong Pilipinas slogan ng Marcos Administration. Sa United Kingdom, pinalakas pa ang kampanya, lalo't susi sa pag-unlad nito ang suporta ng mga overseas Pinoy. Nagpapatrol, Joffer Takardon. Bagong Pilipinas, ito ang sentro ng talumpati ni Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Luxin Jr. sa kapihan sa Pasuguan sa Centro Rizal, London. Inilatag ni Luxin ang mga programa sa ilalim ng Bagong Pilipinas slogan. Bagong Pilipinas campaign revolves around two themes, economic growth and social development. The aim is to bring the Philippine economy to an even better place than it was before the COVID-19 pandemic. The Philippine Development Plan 2023-2028 focuses on reinvigorated job creation and accelerated poverty reduction. Inilunsad ang programa para bigyang gabay ang lahat ng sangay at ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng serbisyo sa publiko at himukin ang bawat Pilipino na makiisa sa pagpapaunlad ng bansa. Samantala, tinalakay din sa pulong ang usapin ng healthcare services para sa mga gustong magretiro sa Pilipinas. We have a Universal Care Act ngayon, so siguro may strengthen pa yon, may expand pa yon, so that those who are returning to the Philippines, especially senior citizens. Malaki naman ang pasasalamat ng ilang organisasyon sa suporta at tugon ng embahada sa kanilang programa. Actually po, meron tayong mga cases na kailangan po talaga ng tulong ng embahada, lalo na po kung may sakit na grabe o namatay, especially sa mga undocumented po. Pinuri naman ng embahada ang pambihirang ambag at serbisyo ng Pinoy healthcare workers sa UK. Ito'y sa kabila ng hamon sa National Health Service. You are our strength, our soft power, and the reason why our work here matters. The expense of a foreign embassy is justified mainly by its protection of its nationals abroad. We've got around 45,000 registered in the NMC. Pero sa akin, it's like, how do we retain them to stay working in the NHS? And that's one of the biggest challenges that we've got. Umaasa si Luxin at ang Filipino community leaders na mas titibay pa ang relasyon ng dalawang bansa, lalo pat higit na sa 200,000 Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho ngayon sa United Kingdom. Our
Ayon din sa Department for Business and Trade ng UK, umabot sa 3 billion pounds o higit 212 billion pesos ang kabuang kalakalan sa goods at services sa pagitan ng UK at Pilipinas nitong nakaraang taon. Kasama si Jermel Mabalatan para sa TFC News, Joffer Tacardo, ABS-CBN News, London. Itinampok sa pop-up event sa Las Vegas ang mga putahing Pinoy na swak sa panlasa, di lamang na mga kababayan kundi mga banyaga. Nagpapatrol, Bev Llorente. Dito sa Las Vegas, ibinida kamakailan ng ilang Pinoy dishes sa isang Filipino pop-up event ng Istorya na hinost ng Fine Company. Mula sa hotiputo, langka salad, ginataang kalabasa, ampalaya crostini, pati na ang braised beef short rib, hanggang sa kalamansi merengue tart, well-plated na, swak pa sa panlasa. Ang Istorya ay itinatag ng Filipino-American na si Walbert Castillo sa paglalayong ibida ang pagkaing Pinoy sa tulong ng pagkwento ng storya sa likod ng mga putahe. Ani ni Castillo, malaki ang nakita niyang oportunidad para ipakilala sa mundo ang iba't ibang pagkain mula sa Pilipinas. You know, just seeing the collaboration here, it really warms my heart. A lot of the chefs hearing their stories, getting to interview them and learning more about their historias just fuels my passion for wanting to uplift their platform as well as how do we bring each other up. Walong Filipino chefs na galing pa sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang nakilahok sa pop-up event at iniluto ang kanilang favorite dishes. At first I was a little overwhelmed, but I mean we have like a whole crew of like experienced chefs, so as we started plating the food and getting like, you know, talking to each other, I felt less stressed. Iba talaga yung first time na nangyari ito. So very excited talaga. Revolution. Plano namin gagawin namin series. Tsaka dati hindi tayo nagtutulungan. So na yon yung generation namin, talagang let's collaborate, tsaka let's put Filipino food forward. And the example, nakikita natin na yon ang daming James Beard Award winners. Ayon kay Seattle-based film chef Melissa Miranda, mahalaga ang pagpapakita ng suporta sa kapwa nilang Pinoy chefs dito sa Amerika. I think that's also showing the outside community, right? That like, wow, look at them. They're supporting each other. So let's support them too. And so I think for me that's what's the most beautiful part of this coming together. This came up together so fast, and I know they're doing an event. I think there's just a buzz in the air, right? Like all these people are here in town for this, and then we get to be together and celebrate. So I don't know, it feels like kilig. Ayon naman kay Chef Roy Elamar, isang karangalan para sa kanya ang makatrabaho ang ilan sa mga film chef ng dekada. I felt that the collaboration was so incredible to be able to share the space with so much talented chefs, and also to celebrate what they're doing in their restaurants to push the Filipino food forward. Excited din ang film guests na dumalo sa pop-up event at namangha pa sa makulay at magandang food presentation. You know, this was a wonderful experience. It was really something that we really had to digest in more ways than one. But you know, I'm proud of this Filipino chefs from around the country that really want to promote Filipino culture. I am really proud of them. It was amazing. I mean, I think it was an incredible thing to be able to get all of these chefs from around the country to really showcase what our culture can produce. Nangako ang organizers ng Istorya na mas lalupang paiigtingin ang pag-host ng pop-up events para mas mapatikim sa marami ang pagkaing Pinoy. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya.